My God, I hate drugs. Breaking news muna tayo. Pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act. Layo nitong pabilisin ang pagbili at paggamit ng bakuna laban sa virus, pati na ang pagtatag ng indemnification fund. Pinatitigil ni Pangulong Duterte ang joint investigation ng PIDEA at PNP sa nangyaring barilan sa pagitan ng kanilang mga tauhan sa Quezon City noong Miyerkules. Ang detalye hatid sa atin ni Paolo Barcelon Live. Paolo, anong ahensya ang hawak dito at ano naman ang tugon ng PNP at PIDEA? Kahapon lang nangako pa ang dalawang ahensya na patas at totoong investigasyon ukol dito. Tiya tanging ang National Bureau of Investigation na lang ang magsasagawa ng investigasyon ukol sa nangyaring barilan dito sa Quezon City noong Miyerkules. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito ay upang masigurong patas ang isasagawang investigasyon. Yung mga binuo po mga joint panel para imbestigahan yan na binuo po ng PNP at ng PIDEA ay hindi na po magtutuloy sa kanilang imbestigasyon. Tanging NBI lang po, sang-ayon sa ating presidente, ang magtutuloy ng imbestigasyon. Ayon kay NBI spokesman Deputy Director Ferdinand Lavin, tanggap nila ang hamon at hindi na bago sa kanila ang pag-iimbestiga ng ganito o ng ibang ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Usana, susunod ng pambansang pulisya sa direktiba ng Pangulo habang ang PIDEA ay hindi na magkukomento sa utos ng Presidente. Ayon pa kay PIDEA spokesperson Derek Carrion, kanila ring re-respetuhin ang nakatakdang imbestigasyon ng Kongreso at Senado. Tia? Paolo, may nakuha kang dokumento ano, ngayong araw na nagpapatunay na may coordination talaga sa pagitan ng PIDEA at PNP. Alam na ba natin kung sino yung target ng operation? Opia, yan ay dalawang drug pusher na kinilalang sina alias Kokoy at alias Datu. Yan ay base sa isang pre-operation report na ibinigay sa atin ng isang mapagkakatiwalaang source. Ito rin yung basehan ng pag-issue ng coordination certificate sa pagitan ng QCPD at ng PIDEA. May nakuha din tayong form PIA kung saan nakalista yung pangalan ng 29 na pulis at isang hindi pinangalan ng impormante ng PNP. Lahat ito ay may petsang February 23 pero makikitang pinalawig ang visa nito hanggang February 25. Ibig sabihin, alam ng parehong PIDEA at ng PNP na may mangyayaring operasyon ng February 24. Balik sa iyo. Paolo, ano namang tugon ng Quezon City government sa mga tao at negosyong apektado ng insidente? Gayun din sa coordination sa panig ng local government. Well, Pia, para kay Mayor Joy Belmonte, ano, dapat sagutin ng kung sino mang mapapatunayang quote, accountable ang pagtulong sa mga napinsala na shootout gaya ng mga may-ari ng sasakyan na naiwan sa parking lot nitong pinangyarihan ng insidente. Ayon kay Belmonte, wala rin silang alam dun sa isinagawang operasyon kung kaya't hindi raw sila ang dapat managot. May mga sasakyan kasing napinsala ng pamamaril at may naiwan ding motor ng ilang delivery rider. Pinayagan na ngayon lamang ng mga otoridad na kunin ng ilan sa mga may-ari ng mga sasakyan yung kanilang mga naiwang vehicles dito sa pinangyarihan ng insidente at nananatili pa rin itong nakakordon at sarado sa publiko. Pia? Maaring may tuturing na vaccine diplomacy ang donasyon na 600,000 COVID vaccine doses ng China sa Pilipinas. Ayon sa isang security analyst, maaring bahagi ito ng strategiya ng China para makuha ang suporta ng mga Pilipino sa kabila ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon naman sa tagapagsalita ng Defense Department, medyo nahihiya sila dahil kabilang sila sa mga unang makakakuha ng bakuna. Alamin kung bakit sa ulat ni David Santos. Oras na dumating ang 600,000 Sinovac dose, itatabi ang 100,000 dose para sa Department of National Defense bilang pagtupad sa pangako ni Chinese Defense Minister Wei Fenghe noong nakaraang taon. Sa dalawang dose, bawat tao ipapamahagi ang bakuna sa 50,000 empleyado ng DND at mga kawanihan nito sa buong bansa, kabilang ang isang miyembro ng kanilang pamilya. Dahil dito, kabilang ang DND sa mga unang makakatanggap ng makasaysayang vaccine rollout sa bansa. If we happen to be the first, then we are glad, but at the same time, we are a bit embarrassed because we know that we're low on the priority list. Pero ayon sa isang defense expert, maliban sa pagmamagandang loob ng China, di maikakaila ang maaring tagong motibo nito.
Among all government agencies, why do you think China prioritized the DND? In fact, for me, David, the nation of China will also have a strong propaganda value in the Philippines if the vaccine will work among the defense personnel. Maliban sa militar, hindi sa pilitan ang pagpapabakuna sa DND pero hinihikayat silang tanggapin ang Sinovac. At dahil hindi rekomendado ang Sinovac para sa mga lagpas 60 anyos, marami sa mga senior officials ng DND, kabilang si Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang hindi makakakuha ng bakuna. He wanted to be the first to be vaccinated, but if he would be allowed to do it, he would. Sa Quezon City, kung saan naroon ang DND at karamihan sa kanilang opisina, sabik na ang kanilang alkalde na makakuha ng Sinovac. Willing po akong mauna at willing na willing po tayong magpabakuna sa Sinovac. Sa labas naman ng Camp Aguinaldo, kini-question ng mga militanteng grupo kung bakit binibigyan ng prioridad ang DND sa rollout. Hindi unahin, hindi naging priority ang mga militar, ang mga pulis. Dapat po may mas mauna pa yung mga health workers po natin. Pero para sa ilan, walang problema kung mauna ang DND. Eh, Sinovac yan eh. May duda kami dyan eh. May mauna sila kung gusto nila. Matapos ang ilang araw ng deliberasyon, nagpa siya ang National Immunization Technical Advisory Group na ang healthcare workers pa rin ang priority sector na tatanggap ng COVID-19 vaccine mula sa Sinovac. Pinisinta at inaprubahan ng Interagency Task Force ang rekomendasyon at hinihintay na lamang ang go signal ng Pangulong Duterte hinggil dito. Ang Kubang Report, hatid ni Carlin Bonkin. Pinaliwanag ng mga eksperto kung bakit pinapayagan nila yung mga healthcare workers nag-aalaga man ng may COVID o hindi na mabakunahan ng CoronaVac. Ito yung COVID-19 vaccine ng Sinovac. Una, ay napatunayan naman daw na ito ay ligtas at epektibo sa kabila ng magkakaibang na-report na efficacy rate. Kahit sa healthcare workers, ito daw ay 100% na epektibo laban sa malalang COVID. Halos 80% laban sa moderate COVID at nasa 50% laban sa mild na sintomas. If we had this vaccine last year, no, in NCR, we could have averted 42 health worker deaths, no, and prevented 3,300 cases. Dagdag pa ng mga eksperto, di tulad sa ibang bakuna, walang nilalaman ang CoronaVac na pwedeng maging dahilan ng matinding allergy. Nilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi naman sinabi ng FDA na ito ay delikado, kaya hindi ipinapayo sa nag-aalaga ng may COVID. But for the national government to consider that given the low reported efficacy in this specific recipient group, providing Sinovac vaccine to healthcare workers may not yield the most ideal results, hence may not be the most rational use of this very limited resource given the context of limited vaccine supply. Ilang beses nating narinig sinabi ng mga miyembro ng NITAG at ng Technical Advisory Group, mas mabuti nang may 50% na proteksyon kaysa wala, lalo at hindi naman alam kung kailan sunod na darating yung bakuna. Gusto lang nila malayang makapamili yung healthcare workers. Kung ayaw sa Sinovac, ay priority group pa rin sila sa sunod na batch ng ibang brand. Pero ang sabi ni Dr. Nina Karandang, umaasa silang tatanggapin ito ng health workers, lalo at makakaapekto ang kanilang desisyon sa kumpiyansa ng tao sa bakuna. If they don't feel that this is the best vaccine for them, given their risk-benefit analysis for themselves, then they can still wait for the other brands of vaccines. You might not like the current brand available, but if you think that your risk is high, then you also have to think about how much worth is it for you to actually have the Sinovac vaccine. Because we don't know yet as to when the next vaccines of whatever brand are coming to the country. Masusunod pa rin yung kasalukuyan na priority group maliban dun sa mga senior citizen. Uunahin na mabigyan yung mga nagtatrabaho sa COVID-19 referral hospitals. Ano pa ang plano ng gobyerno sa Filipino nurses pati na rin ang iba pang manggagawa sa gitna pa rin ng pandemya? Kausapin natin ngayon si Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang gabi po sa inyo, Sec Bebot. But before we go to that, ang dami kasing na-confuse eh, because in the last few months, last year, ayaw pa alisin yung mga nurse. Tapos ngayon, gusto kung may kapalit na bakuna. Before anything else, Secretary Bello, can you categorically make a statement in reaction to that, sir? And just a clarification.
Ah, okay. Thank you, Pia. Unang-una, wala namang deployment ng nurses, medical care workers. Decision po ng Interagency Task Force ay meron tinatawag na deployment cap. Merong limit. And the limit is 5,000 a year. In other words, we cannot deploy more than 5,000 nurses and medical workers more than 5,000. Yan po ang existing policy. But there is no deployment ban. And besides, itong deployment cap na ito does not cover yung mga balik manggagawa. Meaning, ito yung mga nurses or medical workers na nagbakasyon and therefore they're not covered by that deployment cap. Well, Sec Bebot, so saan po nang galing yung ganoong statement kung may deployment cap na nga 5,000 workers, 5,000 nurses per year, tapos may ganung mga nasabi? Ano po yun, na nagkamali or na misinterpret or hindi yun ang ibig niyang sabihin? Apo, tama, Pia. I think that was a statement that was taken out of context. Dahil about 10 days ago, we received a letter from the United Kingdom, the ambassador. And in that letter, the ambassador is requesting that they be exempted from the deployment cap or deployment limitation. And in addition to the letter, I had a face-to-face talk with the ambassador. And I informed the ambassador that there is that existing policy nga. And if I want to consider them for exemption, I told them that I have to make my recommendation to the IATF. And I told them that as to convince them, I had to assure the IATF that if I'm going to deploy more nurses or medical workers in the United Kingdom, I have to see to it that they are protected and that they are safe. And the best way to assure the safety, basically the health security, is to have them vaccinated before they are deployed. Yun po ang istorya niyan. Yeah. Oo. And since wala tayo... Mm-hmm. Okay. So, Secretary Bebot, Yes, go ahead. Go ahead, Pia. Sige po, go ahead. Yeah, you were saying, since wala po tayong vaccine... Yeah, I told them, you give us the vaccine so that I can have them vaccinated and then we can deploy them even be over and above the cap, the limitation or deployment cap. Okay, so bakunahan nyo sila, pwede ko pa silang paalisin. Opo, opo. Okay. So, Sec Bebot, but of course, what we have here is a problem because we have nurses who don't have jobs, nurses who want to go abroad also. There are those na talagang gustong magtrabaho sa ibang bansa. And, yes, you know, it's not just nurses. No, we have a lot of people na walang trabaho. Ano po yung magiging plano natin? We all are aware that the economy is in very, very bad shape. No, but ano ba yung magiging safety net na gagawin ng Labor Department para sa kanila? Well, actually, wala namang, as I said, there is no deployment ban. As far as the nurses and the medical care workers are concerned, the only problem there is that there is a limitation. But with other overseas workers, there is no such deployment cap or deployment limitation. Only with respect to the medical workers and the nurses. We want to be assured, the president told me that he wants to be sure that we don't run out of nurses and medical workers. Kasi naman, we are not sure about the situation of our pandemic, COVID pandemic in our country. Eh kung lalala, and we are running out of nurses, baka magkakaproblema maging tayo. So there was that decision put a limitation. Ayan. Only with respect to nurses and medical workers. So, sir, in other words, what you're saying is
Oh, so what you're saying, sir, is that dahil may deployment cap and not ban, at talagang limited talaga yung ipapa-abroad ng mga nurses, yung mga hindi maka-abroad, ang pakiusap nyo is dito na lang kayo magtrabaho. Dito kayo maghanap ng trabaho. That's what you're saying, Secretary. Actually naman, Pia, that's what I was about to say. Yung naman deployment cap is not permanent. It is not permanent. In fact, I had a meeting with the Nurses Association this morning. And I said, I told them, please give me the exact number of nurses that we have in our country. Because if we say we have an oversupply, then we can recommend to the IATF to increase the cap or the limitation. Okay. All right. Okay. And Secretary Bebot Bellio, sir, thank you very much. Yes, thank you, Pia. Thank you.